Isa na lang sa apat na akusado sa pambubugbog sa aktor ni Suvong Navarro ang hindi pa hawak ng mga otoridad. Kagabi, sumuko na ang ikatlo sa mga nahatulang guilty para sa serious illegal detention na si Cedric Lee. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Pasado alas 7:30 kagabi, sumuko sa NBI ang negosyanteng si Cedric Lee. Isa siya sa apat na hinatulang guilty para sa kasong serious illegal detention na inihain ng aktor na si Bong Navarro. Mismong si NBI Director Attorney Medardo De Lemos ang sumundo kay Lee sa bahay niya sa Mandaluyong, saka dinala sa tanggapan nila sa Quezon City. Ito si Cedric Lee, nagpahatid ng mensahe na gusto niyang sumuko. Sabi namin, mas maganda kung kukunin namin siya sa isang lugar. Mag-aapil na kami sa Court of Appeals. Pagdating sa NBI, agad pinroseso ang mugshot, fingerprints at dental procedure niya. Sa NBI na rin siya nagpalipas ng magdamag. Ngayong umaga naman ilalabas ang Taguig Regional Trial Court kung saan ikukulong si Lee. Pero kahit hinatulang guilty, nanindigan ng negosyante na wala siyang kasalanan. So kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is nagkasakitan lang. Diba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasasayaw pa sa show niya. Bukod kay Lee, hinatulan ding guilty sa kaso ang modelong si Denise Cornejo, si Simon Palma o Zimmeras at si Ferdinand Guerrero. Nag-ugat ito sa nangyaring pambubugbog kay Navarro sa isang condominium unit sa Taguig noong January 22, 2014. Mismong korte na raw ang nagsabi, nakaduda-duda ang kwento ni Denise sa nangyari. Iba rin daw ang mga kwento nito sa mga nakita sa CCTV footage. Kaya reklusyon perpetua o hanggang 40 years sa pagkakakulong ang parusa nila. Walang piyansa at pinagbabayad pa ng 300,000 pesos na danyos kay Bong. Kahapon, eksklusibong nakuna ng News 5 ang pag-aresto kina Cornejo at Ras matapos basahan ng sakdal sa Taguig RTC. Dinala muna sila pareho sa Taguig City Police Station bago dinerecho si Ras sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Habang sa Women's Correctional naman sa Mandaluyong si Cornejo. Sa panayam naman ni Cheryl Cosim, ikinagulat ng pamilya ni Denise ang mabigat na parusa sa kanya. We're both shocked, very shocked because we didn't expect such a verdict. And of course, very sad to know that a member of our family will go to prison. Plano iapila ng pamilya Cornejo ang desisyon ng Taguig RTC. Hindi na dumalo sa promulgation kahapon si Navarro, pero para sa kampo niya, nakamit na nila ang inaasam na hustisya. We do not think this is a misfortune. This is justice being done. And the accused bearing responsibility for the crimes they committed. Umaasa raw ang actor host na dito na matutuldukan ang issue. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.